everyone! Good morning! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys! Pag-uusapan natin ngayon, manalo, panalo ba? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko at syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang manalo-panalo tayo ngayon. So ito na nga, dalawang manalo ang lumalaban at lalaban sa international pageant. So ngayon, ito nga si Atisa Manalo at saka si Chelsea Manalo kung saan talaga namang masasabi natin na kaabang-abang talaga. So si Atisa Manalo, syempre, si isang linggo, malalaman na natin kung mag-uuwi ng corona ang Atisa Manalo dito sa Miss Cosmo. Are you excited guys? Kasi ako yes, sobrang excited na ako dyan. But ang tanong ng lahat, si Atisa Manalo ay manalo kaya dito sa Miss Cosmo ngayong taon na to? To be honest guys, ako from the beginning pa lang talaga, yung paniniwala ko sa isang Atisa Manalo ay ganung kabongga. Starting noong lumabad siya ng Miss International at naging first runner-up siya. Siguro yung sa Binibining Pilipinas, medyo parang nagdududa ako sa kanya, pero yun, nandito na siya sa Miss International. Na-amaze ako sa laro na iginawa niya sa Miss International. At hindi biro, yun ay uwi niyang first runner-up na Miss International sa ating bansa. So mananatili si Atisa Manalo, first runner-up sa Miss International, di ba? At kapag nanalo siya dito sa Miss Cosmo this coming October 5, ang mangyayari dyan, si Atisa Manalo ay magiging Miss Cosmo na. So parang feeling ko mas tatatak sa mga tao na Miss Cosmo siya more than doon sa Miss International. Ngayon nga unti-unti nawawala na yun kasi diba pagkatapos niya lumaban dito sa Miss Universe Philippines, talaga ang nakatatak na sa mga tao sa kanya Miss Cosmo Philippines. So ngayon kapag lumaban siya dito sa Miss Cosmo at nanalo siya dito, magiging Miss Cosmo na siya, di ba? So kauna-unahan pa. Maganda yung nilabanan ni Atisa Manalong Miss Cosmo kasi ito yung first ever. Kumbaga, kapag napanalo niya to, siya ay magiging isang history. At ayun na siguro yung malalaman natin na ito na talaga yung destiny niya. Kaya hindi siya nanalo ng Miss International, kaya hindi siya nanalo ng Miss Universe Philippines kasi baka nga siya ay Miss Cosmo Girl, di ba? Kasi kung iisipin mo, kung halimbawa si Atisa Manalo ay lumaban ng Miss International tapos nag-title siya noon, tingin mo sasali pa kaya siya dito sa Miss Cosmo? Syempre hindi na. Mananatili siyang Miss International pero hindi na kasi yun yung nakatakda sa kanya. Tapos everybody, they are thinking na baka ay Miss Universe talaga si Atisa Manalo and she tried. Pero hindi eh, hindi nag-align sa kanya eh. So nag-align sa kanya, sino makakapag-isip na i-offer yung Miss Cosmo sa kanya at tatanggapin niya yun ng bonggang-bongga at magiging choices niya pa sa pinagpilian na anong corona ang gusto mo, di ba? So at the end of this story, baka nga Miss Cosmo ang nakatakda para kay Atisa Manalo. So sa mga nakikita natin ganap kay Atisa Manalo, yung iba talaga medyo nagdududa na kung may malabo si Atisa na manalo dyan. Kung ako, tatanungin ninyo, sa performance na ipinakita ni Atisa Manalo, talaga namang masasabi ko level up siya. Maganda ang performance na pinakita niya from day one until now. Talaga naman yung support ng mga Filipino people sa kanya, hindi mo rin matatawaran kasi talagang inaangat talaga nila ang support at talagang 100% ang pagmamahal at suporta nila kay Atisa. Plus, nandoon kung profile ang titignan mo kay Atisa Manalo sa lahat ng kandidata talaga dito, number one ang isang Atisa Manalo. Kaya masasabi ko, Atisa Manalo ay panalo talaga sa laban niya dito sa Miss Cosmo. Maaaring hindi mo nakikita sa kanya yung kabuga na katulad ng mga nakikita mo sa Miss Universe or nakikita mo sa Miss Grand o nakikita mo sa ibang pageant. Pero kasi yung performance na pinapakita ni Atisa Manalo ay para sa akin sapat na
dahil napag-aralan niya naman talaga ang bawat aspeto na pwede niyang ipakita dito sa Miss Cosmo, di ba? So, hindi pa tayo pumupunta doon sa mismong eksakto na exciting moment ng labanan. Magaganap pa lang yan this coming week. So, nandoon tayo na hinihintay natin na talagang magpakita si Atisa Manalo ng matinding laban niya dito. For now, ang nakikita ko kay Atisa Manalo ay unti-unti talaga nakikita mo na yung pasabong niya nagle-level up ng todo, ng bonggang-bongga. Kaya ayun talaga yung nakikita mo na parang wow, this is Atisa Manalo na talaga. So yun. Pero syempre marami pa rin siyang kalaban, hindi pa rin natin talaga masabi na 100% na kay Atisa na mapupunta ang corona kasi andiyan nga sila Colombia, Peru, yung mga Latinas at kung sino-sino pa. But for now, ang nakikita ko kay Atisa Manalo ay lumalaban at possible pa rin talaga na may uwi niya ang corona sa Pilipinas, ang corona ng Miss Cosmo. At yun yung abangan natin sa kanya, sa mga eksena at ganap pa niya dito sa Miss Cosmo very soon. So, next week na. So, kung ano yung ipapakita sa prelim at kung ano yung ipapakita niya sa finals. Kaya, be ready guys. Ako, excited ako kasi talagang, my God, it's Atisa Manalo, di ba? So, yun. So, sabi nila, pag hindi daw nanalo si Atisa Manalo dito, ay downgrade daw tayo. Pero kung ako naman, I think mas mataas yung porsyento na pwede niyang makuha yung corona kesa doon sa hindi talaga siya pumalo sa competition na to. So, naniniwala ako na iba ang tatak ng Atisa Manalo. So, yun. Kaya, hindi downgrade yan. Di ba? So, yun. Aabot yan sa dulo ng competition at possible talaga na siya ang makauwi ng corona ng first ever Miss Cosmo. Dahil she is Atisa Manalo, panalo. So, yan. At isa pang manalo ang hinihintay natin na magkukumpete naman sa Miss Universe. Ito nga ay si Chelsea Manalo. Katulad din ni Atisa Manalo, medyo pinagdududahan din yung kakayanan ni Chelsea Manalo na makapenetrate ng bonggong-bongga sa Miss Universe this coming November. Sabing ganun, napakaswerte daw ni Chelsea kasi nag-top 30 daw ang Miss Universe kasi mas malaki yung chance niya ngayon na makalusot sa semifinals more than doon sa top 16 lang. At baka tuluyan pa siya daw ma-el-tukuyo. So, yun. Ako para sa akin, sa top 30, yes, talagang 100% ako dyan na makakapasok si Chelsea Manalo. Bakit naman hindi? Number one, she's pretty. Number two, she's Miss Philippines. Sabi ng ganon, iba pa rin ang powerhouse ng Pilipinas. So, imposible na ilaglag nila yan sa top 30. So, over and over na yung kapag nawala si Chelsea Manalo sa top 30. Kaya ako, kumpiyansa ako na makakalusot ang Chelsea Manalo sa top 30. So, tingnan natin kasi medyo mahirap eh. Pag top 30, magda-down sila ng top 12. Ayun. Doon mo makikita kung malakas ang Chelsea Manalo kapag nakarating si Chelsea sa top 12. Kaya bang makarating ni Chelsea sa top 12? Oo naman. Bakit naman hindi? She's Miss Philippines and she's Chelsea Manalo. Iba pa rin yung ganda na ino-offer ni Chelsea Manalo. So doon nga, marami nga nagtatanong sa akin, ano daw ba masasabi ko sa styling ni Chelsea Manalo kagabi na ipinakita dito sa Miss Bacoor or kasi nga judges, isa sa mga judges si Chelsea Manalo. She's pretty. Ang ganda-ganda ng itsura niya doon. Ang ganda ng ayos niya. So, kung tatanungin mo ko regarding doon sa ayos niya kagabi, beautiful. Bilang judges at Miss Philippines, she's a pretty enough para doon sa make-upan niya at eksena niya kagabi. Pero syempre, kung dadalhin mo yan sa Miss Universe, syempre, hindi pa sapat. Di ba? So, yun yung totoo. So, maraming mga magaganda ngayong kandidata sa Miss Universe at maraming magagaling. Ang laro ni Chelsea ay depende na yan, nakasalalay na yan sa kanya kung ano ang ipapakita niyang lakas at galing sa entablado ng Miss Universe. Hindi yan nakasalalay sa nakikita natin na ano ba ang itsura niya today? Nag-improve na ba ang itsura niya today? Medyo gumanda na ba yung katawan niya? Hindi yan nakasalalay sa atin. Hindi yan sa nakasalalay sa mga nakikita natin. Nakasalalay ang
panalo ni Chelsea Manalo sa Miss Universe doon sa performance na ipapakita niya. At yung performance na yon, kung paano niya hinahanda ang sarili niya para sa laban niya sa Miss Universe. Ayun yung gagawin ni Chelsea Manalo para makuha at ma-improve niya yung sarili niya sa labanan na gagawin sa Miss Universe, di ba? So yun, so kung naganda ang Chelsea Manalo at may ibubuga sa competition at kaya niya makipagpukpukan, makipagsabayan sa mga kalaban niya, hindi imposible marating ni Chelsea Manalo ang top 12. Hindi rin imposible na marating ni Chelsea Manalo ang top 5. Nasa game plan nila yun. At kung ano ang hinanda nila, game plan para sa laban na ito. So, yon. Kaya, kahit sabihin pa natin, ako, ang diyosa niya dito, mukha na siyang manika. E paano, pagdating sa Miss Universe, siya na lang ang magme-makeup mag-isa, kaya niya bang gawin lahat yon, di ba? So, yon. So, dapat maghanda, mag-prepare. Tiwala, nandoon yung tiwala natin kay Chelsea Manalo, na kaya niya. Pero depende na yan kay Chelsea Manalo kung ano ang ipapakita niya. So yan, parang katulad lang yan kay Celeste Cortez. Maraming naniniwala, maganda si Celeste, pang Miss Universe ang beauty ni Celeste, kaya nga siya naging Miss Universe Philippines, di ba? Pero pagdating sa Miss Universe, kung ano yung pinrepare niya sa sarili niya at kung ano yung ibinibigay niya, ayun yung huhusgahan ng hurado doon. At ganun din kay Atisa Manalo. Si Atisa Manalo ay possible na pwedeng manalo, depende na yan sa kanya kung ano ang preparasyon, kung ano ang eksenang ipapakita niya at kung ano ang ganap ni Atisa na gagawin sa laban niya. Kaya ang importante dito kung paano sila naghahanda. So possible silang manalo dahil panalo naman talaga sila sa ganda, sa talino, but nandoon yan sa kung gaano ba sila kalakas at kung paano nila hinanda talaga yung sarili nila sa competition na to. Ayun ang husgahan ng hurado. At pag nakita yun sa kanila na talagang well-prepared sila, pwede silang maputungan ng corona. So, yun kayo guys. Ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo regarding dito, syempre, sa pinag-uusapan natin. So, yun guys. Maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo, syempre, dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para updated kayo, syempre, sa aking mga chika. Sabi nga ganun, always keep smiling and always think positive lang. Walang imposible guys, magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan! See you tomorrow, thank you guys!